The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus answered the Jews, "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason, they tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father, making himself equal to God. Jesus answered and said to them, "Amen, amen, I say to you, the Son cannot do anything on his own, but only what he sees the Father doing. For what he does, the Son will do also. For the Father loves the Son and shows him everything that he himself does, and he will show him greater works than this, so that you may be amazed. For just as the Father raises the dead and gives life, so also does the Son give life to whomever he wishes. Nor does the Father judge anyone, but he has given all judgment to the Son, so that all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation, but has passed from death to life. Amen, amen, I say to you, the hour is coming and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, so also he gave to the Son the possession of life in himself. And he gave him power to exercise judgment, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, because the hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice and will come out, those who have done good deeds to the resurrection of life, but those who have done wicked deeds to the resurrection of condemnation. I cannot do anything on my own. I judge as I hear, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa lahat na pangaral ng ating Panginoong Jesus, palagi niyang binibigyang diin, siya'y naparito para sundin ang kagustuhan ng Ama, na kahit alam niya na ito ay nangangahulugan ng matinding pagsubok, matinding paghihirap, pag-alay ng sariling buhay, pagpapako sa krus, ang lahat ay kanyang ginampanan, ang lahat ay kanyang sinunod, alang-alang sa pagmamahal sa Ama. Kaya't lahat ng kanyang ginawa ay hindi dahil ito'y gusto niyang gawin, kundi ito'y dahil gusto niyang sundin ang kagustuhan ng Ama. Sapagkat alam ng ating Panginoon Jesus na sa bandang huli ay mayroon pa rin katiwasayang buhay na naghihintay para sa Kanya at para sa ating lahat. Kaya nga kahit sa ating sariling buhay, kahit sa buhay ni San Jose, ay ating makikita ang kanyang pagiging masunurin sa kagustuhan ng Diyos. Masunurin na mayroong kasamang pananampalataya, tiwala sa grasya at pagmamahal ng Diyos.
na kahit gaano kahirap ang kanyang buhay, ang kanyang magiging buhay, dahil sa kanyang pagtanggap sa pagiging ama ng ating Panginoong Hesus, lahat ay binaliwala ni San Jose, sapagkat alam niya, susundin ko ang kagustuhan ng Diyos, sapagkat ito ang nararapat, at alam niya na sa bandang huli, mayroong gantimpalang nag-aantay sa kanya. Sa ating personal na buhay, tayo hinihikayat ng Panginoong Hesus, magtiwala sa Panginoong Diyos, magtiwala sa kapangyarihan ng Puong May Kapal, na sa kabila ng lahat ng ating dinadanas na kahirapan, sa kabila ng lahat na paghihirap na ating nararanasan sa buhay, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng gulo, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating bansa, sa buong mundo, mayroon pa rin magandang buhay nag-aantay para sa atin. Tiwala sa Panginoon Diyos, pananampalataya na hindi matitinag, ito ang dapat nating panghahawakan para sa bandang huli, tayo ay hihiranging matagumpay tulad ng Panginoong Hesus, tulad ni San Jose at ng lahat ng mga banal sa kalangitan.